po ulit, ituturo ko po kung paano mag-graft gamit ang ugat ng bougainvillea. Mahilig po kasi akong mamulot, kumuha ng mga ugat ng bougainvillea. Gaya po nito. Example po, ito oh. Yung Vietnam mix. Kinap ko po yung Vietnam mix. Mas malaki pa ito kung hiniliit ko sa ugat niya. Ito po, dupin. Minsan nagamit po ako ng plastic, yung inagamit sa ice tubig. And then yung teflon. Pag maliliit kasi mas prefer kong gamitin po yung teflon. Natatakpan yung mukha niya para hindi pasukin ng tubig. Example lang po. Okay. Ganito po siya. Wala yung cutter, so gamit ko pala blade and then itong ugat. Ito, pwede ko pa siyang gamitin. Gagamitin ko yan mamaya. Pero dito, itong mas malaking gagamitin ko sa Peach Mona Lisa. Nawawala yung cuttings. Oh, sorry. Ito po siya. Tipid-tipid muna sa cuttings. Peach Mona Lisa. Medyo pricey. Pricey pa siya kasi. So, ganyan lang po. I-slice sa bandang gitna or gilid. Saka i-slice din sa both side nung kinat na stem. Ayan. May daming lamok. Okay. Tapos kanyan lang po. Papasok siya sa nahiwa. Na parte ng ugat. Naglipat kasi ako kanina ng malaking paso. Ayun, nakita ko. Nahirapan akong hatapin. Yun pala, tumagas na yung ugat ng bugi. Kaya yun, kinuha ko na. Sakto parang mamamatay yung mother plant ko nung muna. Tatanggalin. Kinat ko na yung sanga niya. Ganyan lang po siya. Babalutin tapos ipipush lang po ng konti. Para magsara. Para hindi magkaroon ng malaking uka yung ugat. Kita po. Ganyan. Huwag mang hinayang sa teflon, ha? And then yan na po yung magiging itsura niya. Saka siya babalutin ulit. Gamit ito. Hipan ng konti. Saka tataliin. Yan po kasimple. Minsan ginagawa ko pag gusto ko mag-graft gamit yung maugat, pumunta ako sa garden. Kinukuha ko yung maugat ng mga old na bugis yun. Kinakalkal ko. And then ganyan. So sobrang haba kasi nito. Ginaganyan ko na lang muna. Gagamit ko dito ng canister para kita ko. Maglalagay ulit ng pinaghalong itag lupa. Ganun na siya. Sayang naman kung pupukulin ko pa yung ugat. Ganyan naman. Para mas lumaki pala. Tapos pag na-stable na siya, tinatanggal ko na yung teflon. Tapos binabaon ko na rin ito sa may paso ko. Mas malaking paso. Tinatakpan ko para panlabas parang rooted na din siya.
malaki pa yung ugat. Ganyan. Saka didiligan ulit. Oops, napasok. Ganyan lang po. Mas mabilis. Tingnan nyo naman kung gano'ng kaliit. Stable na po ito. Pwede nang pambenta. Baka i-post ko po rin mamaya. Bye-bye!